Hey guys, Joe here, Jebel Koi Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung anong ipapakain ninyo sa inyong mga koi fry. Take note guys, magsimula kayo magpakain sa inyong koi fry 4 days from hatching kasi fully developed na ang digestive systems nila 4 days from hatching. Kumpleto na, meron na silang bibig at ibang parte ng digestive systems. Ano pa ba? Ayun na lang. So, ngayon, titingnan na natin kung anong ipapakain nyo sa inyong koi fry. Ang nga pala, for the first week to fourth week, pwede niyang ipapakain ito. Okay? So, without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na updated kayo sa ating bagong videos. So guys, ito na ang mga ipapakain nyo sa inyong mga koi fry yung 4 days from hatching. Magsimula kayong magpakain ng koi fry 4 days after hatching. So ito ang ipapakain nyo kasi maliliit pa sila. Ito brine shrimps, egg yolk, at Daphnia. Itong Daphnia magna, malalaki siya. Ano ito, mag-serve also as natural filtration ng leftover na eggs na ipapakain nyo. Kasi babaho ang water pag wala ganito. Kaya importante nga meron kayo din na culture ng ganito, Daphnia magna. Malalaki siya kahit hindi pa siya makain ng mga maliliit na koi fry kasi malalaki siya. Yung mga anak niya, mga bagong anak nito ng Daphnia magna ay maliliit, pwede nang makain nila. So ang mga adult size ay magsaserve as natural filtration sa matitira na hard-boiled eggs. So itong brine shrimp, i-harvest pa natin yan mamaya bago ipakain kasi salt water ito. I-drain siya dito saka may ano yun, filter, para yung live brine shrimp lang ang makuha, ang mga eggs ay matitira dito. Harvest natin yan pag fully hatch na sila. So ito guys, ang remember sa first month o first week to 4 weeks, ito lang ang magpapakain nyo kasi maliliit pa sila yan. So, at hindi pa kayo makapaglagay ng filtration. So, kaya careful kayo sa pagpakain. Huwag labisan, lalo na itong hindi live kasi babaho ang leftover. So, maganda pag meron kayong Daphnia magna ito. Ito ang mag-serve as filtration nyo. Kakainin nila ang leftover. Ito siya, nagsiserve as pagkain yung mga anak nila, itong Daphnia magna. Yung mga anak ay makakain kasi maliliit. At yung adult ang mag-serve as filtration. So, Lika, pakain muna natin itong dalawa. Ito, mamaya kasi i-harvest pa yan. So, let's go. Pakainin natin yung bagong pisa na butterfly kuhako. Yan, dito ang mga fry. Four days na ito from hatching. So, pwede na ito makakain kasi pakita ko sa inyo. Hope maano nyo, makita nyo. Close up ko. Free swimming na sila. So, means ready na silang kumain. Fully developed na ang mga ang digestive system nila. Yan o. Ayan. Take note guys, pag free swimming na sila, meaning ready to eat na yan.
fully developed na ang digestive systems nila, yung bibig. Wala na silang egg sac, so naghahunt na nila ng makain. So itong Daphnia magna, ilagay na natin. Ayan. Maya na yung ano, brine shrimp kasi harvest na yun. Itong egg yolk, ilagay niyo dito sa ano, very fine mesh, yung maliliit pino na mata na net. Mas maganda pag meron kayo yung pang gawa ng silk screen. Silk screen ba yun? So, pang printa ng t-shirt kasi ano yun, maganda yun. Maliit ang... Lagay niyo ang eggs. Ang eggs. Ang egg yolk dito. Yan. Para ano, mapino siya. Dandanan lang. Walang malalaking particles ba na ano, matira. Kasi yung malalaking particles, maiwan dyan sa pan, babaho yan. At makapag-invite yan ng bacteria. So ganito guys. Para maging pino siya. Pwede ninyong i-direct. Yan. Tingnan nyo ang pino. Yan lang nyo. I-dip lang nyo parang tea. Yan o. Ganun lang guys. Para walang mga malalaking particles na maiwan, kasi pag mayroong mga malalaking particles sa ano, eggs, sa egg yolk, ano yan, masisira. Babaho ang water. Spread na lang all over. Yan, dami yun. Spread. Yan, strong aeration lang guys, oh. Ang aeration ang mag-serve na filtration at mag-anatiling quality ng water. Hindi kasi tayo makapagdagdag ng makapag-on ng ano, filter kasi mahigop ito, maliliit pa sila. Yan, oh. Sobrang late pa nila, oh. Parang lusa. Sa Bisaya ba yung larvae ng human lice? Yan, oh. Ganun lang guys. Pwede din. Pwede nyo din kung hirapan kayo ng procedure na ganyan. Pwede din ganito. Parang nagtimpla ng gatas. Dito lang yung i-mix. Mix na lang dito muna sa water, sa may ano, container. Yan, parang gatas ba? Nagtimpla ng gatas yun. Para make sure nga walang malalaking particles matira. Kasi yung malaki, hindi yan makakain din, matagal makain ng Daphnia. Kailangan pino din, oh, para mag-spread siya, walang maiwang malalaking ganito ba. Pag mayroong mga maiwan ito doon, nagkapag ano ito, mag-invite ng mga bacteria at saka fungus din. That, alam mo na yung mga bad bacteria yun, mga pathogens, magdala ng sakit. Yan. So ganyan lang guys. Yan, make sure na pino talaga siya. Walang malalaking particles. Yan.
Ayan. Ipo-pour lang na natin. Ayan, oh. Ayan, para mapunta lahat na area na merong wifi. Ayan. Noon lang ang pagpakain, guys, sa mga koi fry nyo na bagong pisa. 4 days, ha? Take note, 4 days from hatching yung ready to feed na sila. Diyan kayo magsimula magpakain. So, ang pagkain nyo, hard-boiled egg. So, wag damihan. Kung meron kayong Daphnia Magna, mas mabuti sa kaya sa sinabi ko kanina na mag-serve as natural filtration yung malalaki, yung adult size, yung mga babies niya, kinakain nila kasi maliliit na pa. Saka yung brine shrimps. Ayan. So, meron kayong tanong, comment down below lang, guys. Saka kung gusto nyo malaman ng mga koi fry development, lagay ko sa below ang blog ko sa jubelkoicenter.com/koi fry. Ayan. Okay, so until my next video, next update, and kunting tour. O, tingnan nyo, guys, o. Kumakain na. Simula sila ng kumakain na, o. Yan. Simula na silang kumakain. Yan. So, hanggang sa muli, guys. Update ko lang kayo, okay? Stay safe, everyone. Happy fish keeping, koi fish keeping. Bye for now. See you on my next video.